yan. Kaya yung mga pumunta ng Baguio, maging siyempre walang ulan, pero hindi masyado malalim doon. Ayun! Ito nakakapagtaka ulan. Alright. Okay. Pero kung maanda o yung frost, yan sa ating guest. Bakit ang aga? Hindi niya, napaka-aga na nito makapapansin niya yung ating nangyamihan, eh hindi pa tuloy-tuloy yung pag-ihit. Normally kasi kapag tuloy-tuloy yung pag-ihit ng nangyamihan, doon nakakaranas na niya matinding labig, hindi isang araw, hindi dalawang araw, hindi mga isang linggo. At pag gano'n ang panahon, saka nagkakaroon ng frost po yung alda. Pero ngayon, hindi pa man nagsisimula ng matindi yung hangyarihan, eh nakaranas agad sila ng frost. So ito ngayon yung mapantayan natin, Weng at Ralph, kung pagdating ng peak ng Northeast Monsoon, which is month of January and February, kung kasi bumababa ng gusto yung temperatura, ay baka lalong magkasunod-sunod yung pagkakaroon ng frost, Weng at Ralph. Okay, pero anong indikasyon nun, Mang Tani, bakit ang aga po ng andap sa Benguet? Tsaka kung ang mangyayari dyan, Mang Tani, kung masyado mahaba yung pag-andap doon, eh, ang dami masisira mga pananim, hindi po ba? Lalo yung mga gulay. Oh yes, buti nga. So ngayong andap, yung frost ngayon, hindi masyado dahil walang nasira mga laman dahil nagsimula pa lamang. Oo. Oh, okay. Ang nakakasira kasi dyan, yung talagang isa o dalawang araw na occurrence ng frost, ay talagang nasisira yung mga dahon. So yun ang babantayan natin, and it's very unusual dahil nga hindi pa nagsisimula yung lamig, nasarunahalit sila ng frost. So yun ang dapat natin tingnan, balikan yung mga nakaraan, at inugay kung yung pagkakaroon ng lamig niya ay model, yung mga climate model, eh mukhang matatapos ang November Weng na hindi makakaranas o magkakaroon ng bagyo dyan sa Pacific Ocean. Alright. Magandang balita kahit pa paano. Huwag natin hintayin yung bagyo. Nakakapagtaka lang. Sana magtapos din yung Disyembre natin na wala din. Diba? Parang imposible yung nangyari. Pero Ben, hangin pa rin ba yun? Yan ay katibs na yun. Oh. Ang negative sa'yo nun, ang ganda. Ang hanggat dam ay napupuno, nadadagdagan ng tubig, kaliban sa kagulan ng mga bagat, sa mga bagyong tumadaan ng November o December. At yung ulan na yun na maiipon sa hanggat dam, yun na yun ang gagamitin natin pagdating ng dry month. Yung summer. January hanggang Mayo. Kaya kung malaking bagay po na mapuno ang hanggat dam, ngayon bago matapos ang taon, dahil yung unang magsusupply sa atin ng tubig kapag wala ng bagyo sa mga susunod na buwan. Eh pag may pumasok na bagyo ng January towards do sa summer, panahon ng tag-init, hindi sasapat yon para sa punuan yung pangangailangan natin sa tubig sa hanggat. Kasi pagkaramiwan, ang bagyo pag nagtag na ng January, doon na sa Visayas at Mindanao dumadaan, hindi na dito sa Luzon. Kaya kahit magkabagyo ng sunod-sunod ng December, January, February, taga Visayas sa Mindanao ang magbibigyan ng ulan, ang hanggat lang, wala nang hihintayin ulan. Maliban na lamang, kung mayroong tail end ng frontal system, hindi sapat yun. Yun lang. So yun yung negative side ng pagkaroon o yung pagkawala ng bagyo pagdating ng November, December dito sa Luzon. Hindi lang yung hanggat lang. Magat Dam, San Roque Dam, at Pantabagan Dam. At yung iba pang mga maliit na mga ilog na nangangailangan ng tubig para sa darating na kan-araw. Alright. Mang Tani, maraming salamat po sa mga paliwanag. Mag-ingat ka po palagi. Maraming salamat din, Weng at Ralph. Dahil wala si Enil, dapat ikaw ang maglapak, ha? Nasa palate po si Enil. Oo. Sa pagkakas ito, Mang Tani. Pag kumakap po, manatili po tayo handa. At siyempre, God bless us all. God bless you too, Mang Tani, mga kapuso. Ang ating GMA